Mababang temperatura, mataas na bundok, nagtataas ang mga puno at malamig na simoy ng hangin, meron yan dito sa Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Ang mga gulay sa Benguet, meron yan dito. Gayon din ang mga strawberry. Kaya aakalain mong ikay nasa Baguio o Benguet. Itong Maliko dati is one of the isolated barangays ng San Nicolas, Pangasinan. Actually, this is considered a GIDA, geographically isolated na barangay. So, bihira ang pumapasyal dito. Aside from yung mga malapit na, mga taga Nueva Vizcaya, tsaka yung mga folks dito. Pero nung na-open itong Villaverde Road, no, sometime 2017, nag-start yan eh. Diyan na dumagsang maraming bisita. May 200 para makarating dito. Ang isa ay sa Santa Fe Nueva Vizcaya at ang isa naman ay sa Villaverde Road, San Nicolas, Pangasinan. Dahil ang Maliko o ang Little Baguio ng Pangasinan ay nasa tuktok ng bundok, swak ito sa mga nature lover. Higit sa lahat, ang lugar ay mayaman din sa kasaysayan. Very scenic, panoramic, ang views. Very historical din kasi mga tumira din dito ang mga Japanese noon during the World War II. Tapos very relaxing din at napaka-peaceful. At very hospitable din yung mga, at saka friendly yung mga community folks dito. Ayon sa kapitan ng Barangay Maliko na si Jaime Segundo, hindi lang ang klima ang maipagmamalaki ng lugar. At the tanke, at the Japanese line, sa nga maganda na ito ikwa, at the falls. Pero during my time, nag-start na kaming gumawa ng tourism plan nito para gradually lang bang development, parang hindi masyadong makompromise din itong napakagandang nature na na-bless ang Maliko. So marami kasi itong potential na tourism spots na pwede nating i-develop. And I know the local government unit of San Nicolas right now is nasa proseso din ng pagde-develop. Sa ganda ng lugar, umaasa ang mga residente at pamahalang lokal na pasasaan pa't magiging patok itong tourist attraction ng Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.